Magandang araw po sa kanilang lahat. Uson Bisayas, Mindanao, nandito naman po tayo at magbabahagin naman po ng konting alaman tungkol po sa kayamanan na itinago po ng mga Japanese Imperial Army dito po sa ating bansa. At ang ating pong pag-usapan ngayon ay ang part 2 po ng pag-decode tungkol po sa treasure site na nirequest po ng ating ka-TH dyan po sa Mindanao. So, nung nauna po ay na-decode na po natin na tungkol po doon sa naka-liter Y na nakaukit sa bato. At natagpuan na po niya ang sapa na tinutukoy na ng marker po na nakaukit sa bato. At ngayon ay mayroon na naman siyang natagpuan na nandoon po sa sapa at atin po itong ididikod. Pag-usapan po natin ito sa ikalawa pong pagkakataon ng kanya pong site dyan po sa Mindanao. Pag-uusapan po natin sa pangalawang pagkakataon po ang isa po sa video na ipinadala po sa atin ng ating ka-treasure hunter at yung naibahagi po niya sa ating video na kung saan may nakaukit na liter Y ay natagpuan na po niya ang tinutukoy nito na sapa. At doon ay may nakita po siyang panibagong marka na kung saan tatlong butas na magkakasunod-sunod at yan po ay ang ating tatalakayin ngayon. Tungkol po sa tatlong butas na yan na magkakasunod-sunod, yung tinatawag na drilled holes, mga ka-treasure hunter na small, medium, large. So, mapapansin natin ang kanya pong pinadalang sign o marka ay tatlong butas po na kung saan ay magkakaiba ang laki nito. At bago natin na pag-uusapan yan, mga ka-treasure hunter, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating channel. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong videos bilang suporta na rin po sa aking channel, mga ka-TH. So, pag-uusapan nga po natin, mga ka-treasure hunter, ang tungkol po sa kanya pong ipinadala sa ikalawa po na video na naipadala niya sa atin na mapapansin natin na may tatlong butas. So, natagpuan na po niya yung ilog na tinutukoy po ng naka-liter Y at yung naka-liter Y ay ang tinutukoy nito ay ang ilog at mayroon siyang nakuha na namang panibagong sign na tatlong butas na magkakaiba ang laki. So kung mapapansin sa video niya, ang butas na magkakaiba po ng laki ay hindi sila parihas, kumbaga. Mayroong maliit, medyo malaki-laki at mayroong malaking butas na kung saan kung ihahambing natin sa tinatawag na triangle ay magiging pointer po ito sapagkat ang maliit ay tulis at ang medyo malaki-laki at ang malaki ay nangangahulugang yun po ang puno ng tinatawag na arrowhead at magiging arrowhead po ang tatlong drilled holes sapagkat siya po ay mayroong angle na pwede nating idugtong mga ka-treasure hunter na magiging arrowhead po ang tatlong butas na ito na kanya pong ipinadala sa atin. At kung mapapansin ninyo mga ka-treasure hunter na ang drilled holes na yun ay nasa ilalim po ng bato at maaaring ang tinutukoy nito ay nasa ilalim po ng mga batong naka-file o malalaking bato na nakataob dyan. Mismong sa dinadaanan ng tubig ay naroon po ang nakatagong kayamanan na kung saan nandoon po ang cave-in na sinasabi po nung sign na parang nakaliter S doon po sa bato na nakaukit. So yung pong nakaliter Y na may liter S ay cave-in. So ang tinutukoy po nito ay maaaring naka-cave-in dyan po sa ilalim ng bato at yung nakatagpuan niyang marka na tatlong butas ay arrowhead na nagtuturo po sa deposito. Kung saan po nakaturo ang tulis nito ay naroon po ang nakatagong kayamanan. Subalit yung bato po na napakalaki ay magiging kalbaryo po kung sino man ang kukuha nito sapagkat ito po ay magiging traps at yung tubig ay magbibigay hirap po sa nagre-recover ng treasure. So panoorin po natin mga ka-treasure hunter ang kanya pong ipinadala sa ating video. Kung mapapansin ninyo ay mayroon po siyang drilled holes na tatlo at small, medium, large or
malaki, malaki-laki at maliit. So, yun po ay tinutukoy nito ay ang mismong dinadaluyan ng tubig at yung maliit doon na drilled holes ay magiging dulo ng pointer. At magiging pointer po ito kung atin pong iguguhit ay magiging arrowhead po ang tatlong drilled holes na yan na small, medium, large sapagkat yung maliit ay magiging tulis at yung malaki ay magiging puno po ng arrowhead. So, arrowhead nga po talaga ang tatlong drilled holes na yan na kanya pong natagpuan at positibo sa Yamashita Treasure ang site na yan na kanya pong ipinadala. At maaaring yung mismong dinadaluyan ng tubig na yan ay nasa ilalim niya ng sikrito. Kung mapapansin natin yung malalaking bato na naka-file po at naka-construction sa gitna po ng ilog ay maaaring nariyan lamang ang sikrito na nakatago sa ilalim, mga ka-TH. So, magiging mahirap po ang pagkuha nito sapagkat may tubig at mayroong mga batong malalaki sa ilalim na hinarang. So, mahihirapan at pahihirapan po kung sino man ang kukuha nito. At sinadya po talaga nilang gawin yan upang hindi basta-basta itong makuha sapagkat nakatago talaga at secured ang kanilang pagkagawa, mga ka-treasure hunter. So ito pong sapa na ito, mga ka-treasure hunter, ay makikita natin na may mga malalaking bato na naka-file at mayroong maliit na binabagsakan ng tubig sa ilalim na maaaring yung binabagsakan ng tubig dyan na medyo may nakaubirhang na malalaking bato ay sa ilalim niyan ay baka nandyan yung tinatawag na cave-in. No, cave-in trance. Pwedeng sirain yan sa ilalim at maaaring nakubiran dyan ang butas na papasukan. Papasok po sa tinutukoy niyang cave-in na nandyan po sa ilalim. Kung mapapansin ninyo, yung ilalim niyan ay puno po ng mga naka-file na bato at dyan po maaari ang entrance. Yan po ang tinutukoy niyan ay entrance sa ilalim po niyan, mga ka-treasure hunter. At napakaganda po ang site na kanya pong ipinapakita sapagkat maaaring hindi ganun kalalim ito sapagkat sa Mindanao ay nagmamadali po silang nagbaon ng nakatagong kayamanan at ginamitan na po nila ito ng mga dynamite na malalaki upang humukay at yung mga bato na lamang ang kanilang pinatigas upang i-cover sa mga itinago nila at natakpan nila ang butas ng kanila pong ginawa.